Kaya pala mabenta tong MTB na to. 1x10 speed. Diba? Pang-aho na pala to eh. Kaya silipin natin. Ayos ah, naka-hydraulic brakes na. Kaya pala naging mabenta tong MTB na to. Tara, papasilip natin sa inyo to ha. Para may idea kayo para pag bumili kayo ng ganitong klaseng MTB. Alam nyo yung specs, alam nyo yung components na nakalagay ha. Solid na, hydraulic brakes eh. Yun, sa timbang niya, aux naman. Kasi lahat ng component nito is alloy na. Ha? Yun o, medyo hindi naman siya ganun kabigat. Alright, yayamanin pa yung ano, fork suspension, di ba? Okay, may preload, manual lockout. Parang sulit mabenta nito ngayon ha. Tapos ang size ng gulong 27.5 by 2.25. Ang laki pa, di ba? Pang wrap to ha, ang ganda. Ito, pang agon pa. Silipin natin to ngayon para may idea. Ring at papalit PNP TV. Yun, so what's up, baka may magandang araw na naman sa ating lahat ha. Isa ka pa sa mga nakabili ng MTB na katulad nito? Panoorin mo to para sa susunod na bibili ka ng MTB, may idea ka kung bakit ba naging mabenta to sa merkado. Ito yung tinatawag na Skyland Crown. Ito, napakabenta ngayon nito sa merkado. Bukod sa maganda na yung color variant na pwede nyong pagpilian, alam ko may iba't ibang sizes na pwede nyo ring pagpilian. Itong nasa harapan natin, dalawang Skyland Crown. Ito, dalawang available color dito. Isang glossy white, tapos combination siya ng two colorway. White and ano siya, glossy gray. Eh, no? Ganda nga ng ano nito, colorway niya. Eh, no? And although hindi siya smooth weld, para sa price na binigay sa kanya, sulit na sulit na to. Pag nagtaas pa ang price nito sa 10,000 pesos and up, huwag yun ang bilhin to kasi overpricing na yun. Tisilipin natin kung tama ba or sapat lang yung binigay na presyo para sa kanya. Ito, ang price nito alam ko sa iba't ibang bike shop is 9,000 plus. Ganon din dito sa Valenzuela City, ang price niya is 9,000 plus din. Kaya masasabi nating sulit na yung binigay na presyo para sa kanya. Ito, Skyland Crown. Skyland yung brand name, tapos Crown yung pinaka model niya. Ito, sinukat natin kanina, size 16 yung size ng frame, tapos ang wheel set size niya is 27.5 by 2.25. ang laki nga ng gulong na nakalagay rito, di ba? Ang laki ng gulong na nakalagay rito. Inner cabling na rin siya, tapos hydraulic brakes niya dumaan sa ilalim. Eh no, dapat yung isa pinasok na rin dun sa isa, di ba? Although 1x10 speed ang setup nitong Skyland Crown na to, para sa akin okay na yung price na binigay sa kanya. Sa crankset gumamit sila ng gaten, eh no, alloy na rin siya, pero sa chainring niya bakal siya, removable naman. Once na maupod, pwede kayong magpalit ha. Tapos sa chain na ginamit, ayan, naka ano, ZSC, yun yung nakalagay sa kanya eh. Ayan o, pan 10 speed. Tapos dito sa cogs niya, cassette type na rin pala to. Sa cogs niya ang ginamit is skill pull, 11 yung pinakamaliit, tapos 42 tit, ayan o, yung pinakamalaki, di ba? Ano na rin pala to, cassette type na yan. Tapos sa hubs niya, alloy, ayun no, poly red pa yung nilagay sa kanya. Sa spokes, malamang ko bakal to. Pagdating sa rim, okay din, ano na siya, alloy na rin siya. Para meron kayong idea para sa susunod na bili nyo, yung sinabi ko nga kanina, pag lumagpas ng 10,000, huwag nyo na kuhanin yung bisikleta na to. Sa RD, skillful na rin siya. Tapos meron siyang ano, meron siyang RD guard. Tapos dito sa RD hanger, removable naman. Once na mabali, pwede nyo naman palitan. Tapos gumamit sila ng goat link. Ayun o, diba? May goat link na kasama. Tapos sa seat stay, yan typical na sa budget MPV, makikita natin yan. Or kahit sa mid range, makikita natin yan. May bridge. Tapos sa chain stay, may bridge din siya. Ayun o, diba? Paliit siya rito, tapos medyo lumapad siya rito. Diba? Lumapad. Tapos ang ganda nga nung design nito. Meron po siyang iba't ibang ano, bolts din sa may pinaka crankset niya. Hindi ito hollow tech ah.
ayun o, hindi siya hollow tech. Pero pag nag-hollow tech to, masulit to. Tapos meron siya ritong ano, lagayan ng battle pins. Tapos sa seat post, quick release. Quick release na rin nga pala yun ha. Sa seat post, quick release siya, alloy din siya. Tapos sa saddle, maganda rin naman, malambot, kahit hindi na kayo magpalit. Pag budget bike talaga, ganyan halos karamihan nung nilalagay. Ayun o, may Spiderman pa, parang ano yan, may sakot ha. Tapos sa pedal, sa pedal niya parang hindi siya silvering. Tapos eh may mga nakikita akong bulibulitos eh. Tapos alloy, combination siya ng alloy and hard plastic. Tapos dito sa unahan niya, ito nga pala is non-tapered yung frame nito ha. Sa stem, ano na rin siya, alloy. Tapos sa handlebar, 700 mm. Ayan ang karaniwang sukat ng ano, mga budget MTB. Kahit sa mid-range, ganun halos karamihan pag factory mid. Bakal lang siya ha. Tapos sa shifter skill pull, sa ano na ito, sa hydraulic brakes, ayan, shimmers, ayan. Sa handle grip, okay din naman kahit hindi na kayo magpalit. Ano na rin siya, skygun made na rin siya. Malambot din naman kahit hindi na kayo magpalit. Tapos sa fork suspension, ayan, sa ano, meron na rin siyang ano, manual lockout. Tapos preload, bakal nga lang yung arc, ayan, di ba? Pero sa budget bike, okay na to. Tapos sa size ng gulong nito is, nasabi natin kanina, is 27.5 by 2.25. ayun o, di ba malaki yung size ng gulong. Tapos sa rim, ayan, Skyline made na rin to. Tingnan natin yung clearance ng tire. Oo, parang ano, pwede pa kayo maglaki, pero para sa akin sagad na tong ganito, di ba? Tapos ayun, post mount na rin yung pinaka hydraulic brakes nya. Tapos sa rotor disc, ang stock na rotor disc nito 160, tapos 160 mm sa ano, sa harapan niya. Quick release sila parehas. May iba't ibang color barang kayo pwedeng pagpilian. Ito tulad nito isa. Ito glossy. Glossy gray, tapos combination siya ng ano, may parang pagka-chameleon yung datingan niya. Ayun yung dalawa, 'di ba? Oh, tingnan natin sa malayo. 'Di ba? Palagay nyo, sulit ba yung binigay na 9,300, 9,500? Sinabi ko nga sa inyo, pag lumagpas to ng 10,000, huwag nyo nang kuhanin. Binigyan lang natin ng idea yung ibang mga gustong kumuha ng ganitong brand para sa susunod na kukuha sila. Pag napanood nila to, meron silang ano, meron silang idea kung ano yung mga components, specs, or mga parts na nakalagay rito. Ha? Sa muli, maraming maraming salamat po sa inyo lahat, and God bless all. Thank you, thank you. Maraming salamat sa nanonood. Ikaw yung